Magandang araw sa inyo lahat. Ako na naman, nandito na naman si Tipid Plantito. Tipid Plantito. Take 3. Magandang araw sa inyo lahat. Ito na naman si Sir Gam. So nandito na naman ako ngayon para sa isang plant vlog. Okay, this is my second plant vlog kasi nahihiligan ko nga maghalaman. So, almost 3 months na akong naghahalaman. So, nandito ko ngayon, or yung vlog na ito ngayon, ay para sa kauna-unang halaman na inalagaan ko, which is naging successful naman, nakikita nyo, yan sa paligid. Ayan. So, kung alam nyo yan, so, yung ipapakita ko sa inyo, or yung topic natin ngayong araw, ay tungkol sa mga tinatawag nating potos, or yung tinatawag, or commonly known as golden potos. Ayan, ito yung isa sa mga sikat na indoor plants ngayon kasi ito ay para talaga sa mga beginners. So kung tulad ko na isa kang beginner, so maganda para sa iyo na mag-start ka, mag-alaga nito. Ito, inuulit ko, ito yung tinatawag nating golden potos or potos. So yung golden potos kasi, so kwentuhan ko muna kayo. Nag-start to nung lumipat nga ako dito sa bahay. Yung mga kauna-unahang dinala ng nanay ko na halaman dito ay itong mga potos. Pero itong mga potos na to, nakalagay muna siya, nilagay ni mama sa tubig. Nasa tubig siya. So, wala pa nung nasa lupa. So, lahat nung mga... Kikay! Yung pusa ako sumasabit sa bintang. Ayan, mabalik tayo. So, yung pusa ko kasi umakit doon sa bintana. Inasikaso ko pa. Okay, so mabalik tayo. Dito tayo sa topic natin again na tinatawag natin photos or golden photos. Ito, once kasi sabi ko, ito ay isang magandang halaman talaga sa beginner. Ayan. Yan, bakit sa palagay niyo? Kasi pag nag-alaga ka ng potos tapos namatay pa talaga sa iyo yung potos, ay ewan ko dahil talaga hindi ka nararapat ng maghalaman kasi napakadali talaga nilang alagaan. So isa to sa mga sikat na indoor plants. Matagal na to eh. Noon pa nag-alaga na si mama ko. Noong sumikat lang, nagkaroon lang ng pandemic, sumikat lang yung paghahalaman, yun dun namin nalaman ng mama ko na, ay, sikat pala yung inaalagaan niyo yan, kaya ang dami. Diba? So yung mga from cuttings lang to, yung cuttings na mga binigay sa akin ni nanay ko, anong tawag dito? Pinagtutusok ko lang sa halaman. Unknowingly, hindi ko alam talaga na ganyan pala ang mangyayari yung... Tignan nyo. O, diba? Nagbabine pala siya. Yan. Nagbabine siya, tapos mabilis siyang dumami talaga. So isa talaga ito sa mga halaman na recommended ko talaga sa inyo. So kung gusto nyo talagang pumasok sa paghahalaman, isa talaga na nire-recommend ko sa inyo yung potos. Pero bago yan, bigyan ko muna kayo ng brief description about the golden potos or potos. Ang potos or golden potos na halaman ay sinasabi ng marami na pinakamagaling o pinakamagandang alagaan, lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lamang nito. Dahil ang potos ay napakadaling alagaan at undemanding. Ang pag-aalaga talaga sa potos ay napakadali lamang dahil maaari nyo itong ilagay sa lahat ng bahagi ng inyong tahanan. Gusto nila ng bright indirect light at low light. Pwede rin ninyo itong itanim sa lupa o sa tubig lamang. Maaari nating ilagay ang ating mga potos sa ating mga palikuran o sa ating mga opisina dahil kayang-kaya nilang mabuhay sa low light. Sikat talagang alagaan ng mga potos sa panahon ngayon dahil maaari nyo silang bumayin sa pamamagitan lamang ng tubig o sa pamamagitan ng lupa. Kahit alam nating madaling alagaan ng potos or golden potos, lalong-lalo na sa ating tahanan, dapat din nating malaman na ito ay nakalalason pero hindi naman nakamamatay. Ang golden potos ay maaari magsanhi ng irritation at vomiting o pagsusuka, lalong-lalo na pag ito ay iyong naisugo dahil ito ay mayroong calcium oxalates. Kahit ang dagta ng halamang ito ay maaari mag-cause ng irritation at breakouts o ng mga rashes lalo-lalo na sa mga sensitibong mga tao. Considered toxic lalo na sa ating mga alagang pusa at aso at maliliit na bata ang halamang ito. Pero tulad ng aking sinabi, maaari lamang silang magkasakit dahil ito ay hindi naman nakamamatay. Ayan, so once again, maraming salamat po sa mga nanood ng ating second vlog about sa paghahalaman or pagiging tipid plantito. Susunod,
magtatopic tayo, paano nga ba i-propagate o paano ko ba siya naparami? So yun ang magiging next topic natin, yung pagpaparami o paano ko ba pinarami yung photos. So may mga iba-ibang may iba't ibang kasing proseso ng pagpaparami ng photos. So samahan nyo ko sa aking next vlog. Thank you! Nga pala, kung bago ka sa aking channel tulad na sinasabi ng ibang vloggers, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell po sa ating YouTube page para naman po updated ka sa mga latest video ko. So maraming salamat. See you on the next vlog.